first time lang po dito. Ako po si Engineer Reina Doen Marinay. So I'm the president and owner of this review and training center. So I am just one of the lecturer of Powerhouse. Sa RTE, more than 10 kaming nagtuturo. Sa Master Electrician, ulang 10 kaming nagtuturo. No? Kasi minsan nakarataan ng Powerhouse, pinagkakalat ng ibang center na puro si Marinay lang ang nagtuturo eh. Hindi po. No? Although ako lang yung may-ari, pero may mga kasama po akong magagaling na lecturer. Siguro kung magustuhan niyo yung pag-lecture po, halimbawa, nagalingan kayo sa turo po. Ay nako, mas maraming mas magagaling sa akin magturo dito. In-evaluate, pang top 3 lang ako eh. Top 3 lang ako. Yung dalawang magaling magturo, hindi nyo pa na-meet. Yung isang top 1 namin, pagtuturuin ko sa inyo sa Tuesday, yung si Engineer Roy, no, pinakamagaling sa amin sa calculator math yun. Umattend kayo lahat ng engineering iniimbita ko ngayon. And we challenge you regarding your knowledge in the Caltech. And we can assure that madadagdagan namin yung knowledge nyo about the calculator techniques. So you attend the seminar, libre naman pa rin, ganito pa rin yun, on Tuesday. Okay? So, nag-confirm na sa akin si Engineer Roy, so available siya, tuturuan niya ngayon. Ibigay lang namin ng libre sa inyo yung lecture seminar na yun. Ano po? Pero dapat may dala kayong Casio ES Plus. Kasi walang kwenta yung seminar pag wala kayong dalang calcule. Hindi nyo rin ma-appreciate. Kumbaga yun ang pinaka-workshop. Yun yung actual. No? Yan, right? So, ganun po ha. Sige, so start na po tayo. Okay na, Direk. Let's start. So our topic is about industrial motor control. Siguro among all the 7 pre-seminar topic, ito ang pinaka-useful. Sa tingin ko lang, kasi pag napunta kayo lalo sa industry, no? Sinabi industry, yung mga manufacturing firm, mga pabrika, no? Kahit sa mga buildings, punta ka lang ng bahay, may motor control na eh, tama? Yung water pump mo sa bahay, kung may water pump ka, kung may aircon ka sa bahay, as long as may motor ka, motor control na yan. Kung may rep kayo sa bahay, motor control na rin ang nasa loob ng rep. No? Okay? So, a broad term that means anything from single switch to a complex system with components such as relays, timers, switches, and other control devices. So, pag sinabing motor control, malawak kasi yan, ano? Mula doon sa simpleng switch lang, on-off, o kaya yung push button natin, water pump sa bahay, no? O kaya yung sa aircon, motor control na po yan. Kung pagmamasdan mo ang aircon, yung loob niyan, meron niyang relay, may motor yan. The near pump, may motor yan, may motor control dyan. Kasi yung motor control, siya yung magkocontrol sa motor. Okay? So, up to a complex system. No? Yan, pag pinagsama-sama muna lahat yung mga relay, timer, switches, no? Magnetic conductor, and everything. Basta pang-control ng motor. Have you heard about the programmable logic controller? Yes. Okay. I remember my student who is the head of the electrical department because I teach in UE Caloocan for 12 years. I was a regular faculty member before I decided to have my own business. So, the department head of electrical department of Meralco Foundation, which is the largest private training center in the Philippines. Have you heard about Meralco Foundation? Yan ang pinakamalaking training center sa electrical na private. Of course, we have Tesla. Pero magaganda ang gamit din ng Meralco. Kaya ako mismo nag-training ako doon eh. Industrial electrician. Kaso mahaba yung training nila na yun. So tayo, pwede naman natin kunin yung pinakamasustansyang portion lang. No? Shortcut na. No? 1,000 lang. So mamaya, diretso tayo doon. Pag nagpunta kayo ng Meralco Foundation, nandun yung dalawang estudyante, si Engineer Simon Benegre at si Engineer Francisco, yung department head. Estudyante ko yun. Apo. Dito sa Powerhouse, pag in-avail nyo yung 1,000 pesos lang, ang magtuturo sa inyo, yung nagturo sa kanila. Ano po? Naku, maniwala naman ako dyan. Eh, wala kayong mag-isip. No. Sama naman, maging imbeto tayo, no? Masama yun.
So kasi pag dumijingle ako sa CR, magkukomento yung estudyante, maniwala ako. Yung mga ganun, lalo pag tik-tik, ano? Nakakatuwa yung mga ano eh, talagang hindi ka, talagang may mga tao talaga, no? Hindi mapapaniwalain, di ba? May mga ganun tao. So, sorry for them if they don't believe, okay? So, okay naman yan. Ako ganun din. Totoo. Hindi ako kagad naniniwala. Mga sabi-sabi lang. Hindi ako ganun. Okay. Alam niyo yung PLC. Sabi ni Engineer Francisco sa akin, sabi niya, Sir, dito, hindi namin inaalaw mag-motor control. Sa Meralco Foundation, ewan ko kung ganun pa rin yung ini-implement nilang rules ngayon. Ano? Correct me if I'm wrong. Kung ano naman, mag-share nga kayo kung yun pa rin. Sino po nag-training sa Meralco Foundation dito? Meron po. Sabi niya sa akin, yung head, hindi ka pwede dito, sir, mag-training ng PLC hanggat hindi ka naging industrial electrician o yung motor control. Dalawang klase kasi industrial electrician nila. Isa yung basic, isa yung advanced. No? So, ayun. Sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng mag-ano, sir, hindi namin, kahit ECE or EE graduate pa, kahit license pa, dapat dumaan muna sila sa industrial electrician. Ibig sabihin, ang basic non-motor control. So, hindi mo o mahirapan kang matutunan ang motor control pag wala kang ang PLC. Pag wala kang naling sa motor control. So, ganun po yun. No? I remember when I was teaching in UE Caloocan, there are ECE students na graduating, they are graduating. They have their thesis or yung kanilang ano, mga research paper. So, may mga grupo-grupo sila doon, PLC. Tanong sila ng tanong sa akin, Sir, paano ba ito nag-ooperate yung PLC na ganyan? Sabi ko, kayo pang mga ECE, meron ba kayong, with due respect, na ECE ba rito? Wala. Okay, puro electrical tayo, buti na lang. So sabi ko sa kanila, tanong sila ng tanong about PLC, tanong ko naman sa kanila, meron ba kayong subject na motor control? Ano yung set? Sabi, patay ka bata ka, sabi ko. Mahirapan kang intindihin yan pagka hindi mo alam ang motor control. Sabi ko dun sa mga ECE. Bakit? Kasi ang laman ng PLC, yung parang IC. Ano ba laman ng IC? May resistor. Diba? May kapasitor dyan. Yung kaprasong IC. No? Kaya nga ang tawag dyan, integrated circuit. Diba? May diode yun. May mga electronic component during the IC fabrication. Yung principle ng mga discrete electronic component nasa loob ng IC. Ganon din po ang PLC. Ang PLC, yung operation ng magnetic contactors ng relays nasa loob ng PLC. So, paano mo maiintindihan agad yung PLC kung hindi mo alam yung motor control? Kakatuwa yun. Para ka na grade 2 nang hindi ka na grade 1. Dito nga sa amin eh, high school graduate siya, gusto niya maging master electrician, gusto niya review agad ng R&D. Eh, high school graduate lang. Sabi ko, ang gawin mo, mag-training ka muna, tapos mag-experience ka. Sabi ko, gusto niya agad na, baka pwede siya, motor control na agad. Sabi ko, hindi, building wiring muna, yan ang grade 1, mag-aaral ng electrical technology. No? So, ganun. So, okay ha? So, ito yung basic. Pag magaling kayo sa motor control, madali nyo mauunawaan ang PLC. Ang mahirap sa PLC, ganito. Iba-ibang brand, iba-iba yung commands. Pero kung maganda ang foundation mo ng motor control, magagawa mo yun. When I have the knowledge here, when I was first, yung una kong knowledge sa motor control nung nasa UE Caloocan ako, kasi that is a... Nung time namin, that is a 2 units lecture and 2 units laboratory. Bukod dun sa machine namin. Meron kaming DC machine, AC machine, advanced AC machine. Tapos bukod pa yung subject na yan na motor control, 2 units, tapos 2 units laboratory. Until na ako'y naging professor na. So, tapos nung ako'y nagtrabaho po sa construction, sa maintenance, sa design, na-encounter ko na yung mga motor control, yung mga motor control center na yan, dine-design namin yan. So, ganun, ano? Even we troubleshoot sometimes, no? Pagka ikaw ay building engineer. Ayaw gumana yung bomba natin. Yung bomba, yung pumps. No? Ayaw gumana. Troubleshoot mo yun. Kailangan mo ng motor control diagram. No? So, napakahalaga po ng topic na ito.
na napakahalaga. Okay? Kaya sana ay damdamin niyo ang bawat minuto niyo dito sa Power House. Na? Libre naman. Okay? Sige. Punta po tayo dito. A portion of electrical system which starts, it starts, stop, and changes the speed. So, pwede niyang pabagalin, pabilisin ang motor. Ano po? So, have you heard about the variable frequency drive or the adjustable frequency drive? So, ang trabaho niya, pabilisin o pabagalin yung motor mo. No? Yung conveyor sa airport, bago yan i-X-ray yung bag mo, dadaan yan doon sa conveyor system, may motor yun. No? Pag may motor, may motor control. No? And nowadays, pag-adjust ng speed, ginagamitan na yan ng adjustable speed drive. Ano po? Ngayon, sa mga elevator system natin, power electronic device yun. We have a separate topic about that. Iba naman yun. No? Electronic naman yun. Power electronics yun. Yung adjustable speed drive naman sa mga elevator system, kasi minsan pag bumili ka ng motor, hindi mo makuha yung desired speed niya. No? Talagang pababagalin mo yung motor with the use of this speed drive. No? And that is a motor control also. No? So, ang topic natin today is about electromechanical na motor control. Electromechanical motor control. Kasi there's such a thing as the electronic motor control that is using the speed drive. No? And then, may tinatawag pa na, ano, meron pang tinatawag na microprocessor-based no? na motor control. Yun ang using the PLC at saka yung may program mo sa computer, masasimulate mo siya doon. I remember when I was siguro mga less than 10 years ago, I had a training in Omron and the seminar conducted in UP Diliman, no, UPISS ay ang tawag, small scale industry. Hanggang ngayon meron sila noon. Mag-training kayo sa UP, lalo kung gusto nyo mag-major doon sa mechatronics, no, meron sila doon. So, nag-training po ako noon eh. No? Ang mahirap, no? Kahit anong topic, pag nag-training ka, pag hindi mo pin-practice, nalilimot-limutan mo din, ano? Kaya tayo dapat continuous learning tayo. Kahit ng mga engineer na, kailangan mag-aral-aral pa everyday yan. No? So, ang trabaho ni motor control, siya mag-start, siya mag-stop. No? Para umanda, huminto, changes the speed, pwede mo pabilisin, pabagalin. Pwede mong i-reverse yung direction niya, yung elevator, up, down, no? So, mamaya, explain natin yung principle, ba't ganun nangyayari, ano po? So, and regulates motor that drive various pieces of equipment. Yan. Para hindi siya mag-overspeeding din, no? Kasi nakokontrol mo yung speed niya. Yan. Kasi, nasakay na po kayo sa elevator na, parang pag-ganun-ganun pa doon sa loob ng elevator. So, may palyado yung kanyang motor control circuit. That's one of the reason. Ha? Okay? So, Lisa, nakasakay ako nung gano'n eh. Dito sa mesa tapos. Dito pa 11 floor na. Gumanon naman kami sa loob ng elevator. So, may problema yung controls na. Ha? So, functions. It regulates, control the motor operation. It protect the equipment. Kasama na yun, protektahan mo rin yung motor mo, yung equipment, pati yung tao, no? From damage and contribute to efficient and safe operations and production. Ito yung mga electrical symbols na ginagamit natin. Single pole switch. Then we have the double pole, kasi dalawa yung pole niya rito. Then we have the three pole, kasi tatlo yung pole niya. Okay? So, ito double pole dito, di ba? Ito yung tinatawag na double pole, double throw. Bakit double pole? Ito, 1, 2. Bakit double throw? Kasi yung isa, papuntang ano to? Meralco. Ayun, no? From main powerhouse line. Di ba? Okay. So, sa iba ba, ito yung sa generator. Okay? Ayan. So, paano ba yan? Ito ang basic niya. Ito yung principle din ng mga manual transfer switch natin, di ba? At saka yung automatic transfer switch. O, single line diagram lang, ano? Yung nasa gitna, doon nakakabit yung ating mga load, no? Tapos, ito naman yung ating generator. Tapos, ito naman yung going to Meralco. So, ito yung common niya. So, single line diagram lang to, ha? Yan. So, ito. Yan. So, it's either kay Meralco siya,
Emerald po siya o kay generator siya. No? Let's say, sa isang ospital, sa isang building. No? Hindi lahat ng outlet mo o loop mo nakakabit kay generator, yung mga selected lang, yung mga halagang ano lang, equipment. Kasi syempre, yung capacity ng generator, limited lang rin. Mas nagmamahal yan, mas malaking KVA. So, eto si Merago, di ba? Pag manual transfer switch, pag nag-brown out, nilipat lang dito, tsaka may on yung generator. Okay? Pero pag automatic transfer switch, segundo lang, mabilis, no? Masesense niya na brown out, nilipat ka agad dito, pa! Tapos may automatic switching na rito, no? Electronic na yan. So, aandar na ngayon, susupplyan mo na ngayon yung load na nakakabit sa generator. What do you call that load that is connected to the generator? That is what we call our emergency load. Huh? So, emergency load po ang tawag doon. Okay, so this is a double pole circuit breaker. Then we have the three pole circuit breaker. Ayan, meron kami dito. First time ko lang ito gagawin eh. Yung magtuturo kasabay ng may gamit na ipapakita. Dito sa motor controller. So, ito yung ating 3-pole, di ba? Pag 2-pole, dalawa lang, single phase. Pag 3-pole, 3-phase siya. So, 1, 2, 3. Ito, nilagyan na namin ng mark para mamaya magamit na natin. So, A, B, and C. Ayan, okay? So, ayan, may mga contactors ako dito, relays. Fuse. So, ito yung symbol ng fuse. Then, overload relay, heater. So, ito yung ating overload relay heater. Then, magnetic contactor is electrically operated switch rated in amperes. So, horsepower ratings are also available for most contactors. So, magnetic contactors is also being rated in horsepower. It depends on the rating of the motor. No? So, use to interrupt heavy loads. Yan. Actually, yung mga magnetic contactor relay, isa yan sa mga sinasize namin sa ano, doon sa aming isang training yung electrical design course, no? The practical electrical design course. So, later, ha, i-ano ko sa inyo. I-promote namin. So, relays. Pag sinabing relay, these are magnetic contactors in smaller sizes. So, generally, pag sinabing relay, 15 amperes or less ang mga yan, ano? So, are mainly used in control circuit. No? Allow low voltage pilot devices to control a higher voltage power circuit. So, ayan. So, pag sinabing relay, low current siya. Low power. Pag sinabi magnetic contactor, actually, relay din yan. No? High current capacity. No? Ayan. Ito po, makikita mo na rin. Ito yung magnetic contactor. Ayan. So, ito, yung overload relay. Ayan. Kasi pag kinonect natin yan sa power circuit, ito yung breaker mo, no? Tapos, ito yung contactor mo. Ito yung overload relay mo. Tapos, ito naman yung motor mo. This is what we call your motor circuit. No? So, the motor circuit, no? It consists of the breaker, of course, and our magnetic contactor with the overload relay. Sir, isang device lang ba ito? Magkaiba yan. No, separate device yan actually, no? Magkakabit lang sila. So, ito ay magnetic contactor, ito ay yung ating overload relay. Makinig mabuti ha, lalo na kung kayo ay first year, second year, and third year. No? Makinig kayo mabuti. So, pag nakinig kayo mabuti, magaling pa kayo sa pinakamagaling nyo sa nakaklaseng maepal. No? Ako, may kaklase ako nung ako nag-aaral sa engineering. Ang daming maepal. Alam ko to. Alam mo na pala eh. Umalis ka na yan. Hindi ko alam yan. Ako mag-experiment. Alam mo na pala eh. Di ba, no? Pag alam mo na, keep checks to others. Hindi nga, alam mo na yan. Ang gusto mong sabihin. Pasikat, gano'n. Pasikat, ha? O, alam mo na pala eh. So, magnetic contactor. Madalas magkakabit sila, no? Magkasuksok yan. Ito, makikita nyo, nakasuksok yung terminal name. Ito yung magnetic contactor. Okay? So, close up mo direct. Close up mo. Yan, ito lang, huwag ako.
Ito. Ito yung ating magnetical tapper. Nakita nyo po yung itaas na yun. Itaas, yan yung magnetical tapper. Ito naman yung overload relay. Ngayon po, ito po, detachable dito. Actually, mag-asawa ito eh. Tawag namin, kumbaga, mga electrician namin. Yan, tignan mo sa mag-asawa. Mga electrician namin na nasa ano, nung una, yung mga early job ko, work ko, is building engineer ako noon. May mga termino yung mga electrician, minsan hindi ko maintindihan. Tignan mo ito sa mag-asawa. Kaya ko man na yung motor natin, yung bomba natin. Bomba? Mag-asawa? Tignan mo. Tignan mo pa nga doon sa pit. Ay, huwag na lang. Sensor na isa eh, no? Ayaw pumasok. Tignan mo doon sa... Ayaw ka. Ayaw. So, eto. No? Eto, hindi naman sila parating magkasama. Magkasama nga eh, di ba? Pwede maghiwalay. Okay? So, eto yung ano? Ha? Ang gagawin niya. Pwede maghiwalay, ha? Ano yung sabi? Gawa mo, i-boyfriend na. Ha? Kasawa ka, nag-iwalay ko eh. So, eto yung magnetic contactor. Tapos, eto yung overload relay po sa baba. Tapos, pupunta na po siya dun sa motor. Papuntang motor na po siya. Okay? Eto po yung magnetic contactor po natin. Ayan, pakikita natin. So, isang lalagyan lang siya. So, ito siya. Magnetic contactor. So, tapos, eto yung ating control relay o yung simply relay na alam natin, di ba? Usually sa electronic ginagamit ito, di ba? So, ayan, yung may salamin. So, as low as 12 volts, meron yan, ano? Yan yung mga relay natin. Explain nga natin yung simple operation ng ano, ng relay o ng magnetic contactor. So, ito kasi, ang magnetic contactor, una, meron siya tinatawag na holding coil, no? Coil, ito siya. Yan. Sasak mo ito sa line 1, saka sa line 2. No? So, meron kang tinatawag na armature. Siya yung movable part, no? Part. Hindi siya yung armature na alam natin sa machine, no? So, kasi sa contactor, yung moving part, armature din ang tawag, eh. Tama rin naman, di ba? Sa motor, yung rotating part, armature din, eh. Sa contactor, yung moving part, armature din ang tawag doon. So, ito yung simple na electromagnet. Bakit siya tinawag na electromagnet? There is a presence of magnetism pag mayroong kuryente. Okay? Once we inject a current here, we impress a voltage in these two lines. So, the current will flow here to your coil. And the coil will become magnetized. Huh? Okay? Mamamagnetize yan. Sino ang magnet? No, sino ang didikit? Itong armature, pak, didikit ngayon po si armature doon. Nakadikit siya habang may kuryenteng dumadaloy doon. Na? Pag tinanggal mo yung kuryente, kakalas na siya. Babalik na siya sa original position. Makinig ha? Lalo yung first year to third year dito ha? Makinig ha? Okay? Tinitiyak ko sa inyo, marami kayong matututunan ngayon. Na? In a short period of time. So, ang contactor, electromagnet siya talaga. No? Ito yung sa line 1, line 2, para sa holding coil po natin yan. Tapos meron po siyang contact. So yung contact natin, ito normally open. No? Ito naman po, normally closed. So dalawang klase ang contact niya. No? Normally open, normally closed. Once we impress a voltage here, the current will flow here and this will become magnetized. And this armature, no? Will be attracted to this electromagnet. No? So, didikit ngayon. Kaya yung open ay magiging close na po yan. So, ganoon din po dito. Pag may kuryente dumadaloy, no? May kuryente, mamamagnetize po dito. Okay? So, yan. Tagalogin ko na lang. Ha? Okay lang? So, wag ko na inglesen. Hirap din ako eh. Okay. Sige. So, ito. I-absorb mo yung armature. Pa? So, close magiging open. So, ganun po yan, ha? Yan. Ah, sige, ma-explain ko pa rin mabuti. Dito sa board na lang po. Wala akong dyan na sa PowerPoint. So, ang magnetic contactor natin, so, meron tayong holding coil. So, gawa tayong holding coil po dito. Ito yung holding coil natin. Maglalagay lang po ako dito ng push button. Lalagay lang ako ng push button. Ito yung AC source, line 1, line 2 po yan.
And then meron po tayo dito mga contacts. Huh? Ayan. Ayan, lalagyan ko ng mga terminal markings. These are some standard terminal markings. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Actually, yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6, makikita din po natin dito. Ito, sa conductor natin. May 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, nandito po siya. Ayan po yan. Tapos, meron po siya ditong 11 and 12. 11, 12. That is normally closed. Okay? And then, we have your 13 and 14, and that is normally open. So, isang lalagyan lang yan, ha? Isang contactor lang po yan. So, sa isang lalagyan, ito, yung nasa ibabaw, ito, lahat ng contact natin dito sa isang device na to. At yung holding coil niya, ito yung holding coil. May standard dito sa brand na to. Ano bang brand to? Fuji. No? So, we have A1 and A2. Ito palang dalawan na to, kulang 5,000 na. Ang brand nyo dito. Depende pa sa brand, pwede mas mahal pa. No? Ito. So, standard is A1, A2. So, A1, A2. Ayan. Kaya bumili muna ako ng second hand eh. Magana naman. Sabi ko dun sa kausap kong training center, pero ka dyan sobrang konting ano, di. Saka ako bibili, pagka naging 1,000 estudyante ko, bibili ako dito sa Lapod. Alam nyo ba yung Lapod? Mga trainer yun, malalaki. Milyones ang halaga nun. Eh, mga eskwelahan lang ang nakakabili nun. Malay natin, makabili tayo, no? Yan. Mag-enroll kasi kayo. Yeah. Sabi ng estudyante, nag-seminar kami sa ibang school na. Nakita niya, ano eh, promote kami. So, nakita niya, nag-tricycle kami, nag-jeep kami, o nag-jeep yata kami. Sabi niya, sir, wala kayong sasakyan. Matagal na yun eh. Ngayon, meron naman. Eh, matagal na yun. Parang ano. Sabi, sir, wala kayong sasakyan. Sabi ko, mag-enroll ka para magkasasakyan ako. Yeah. Eh, yung mga sasakyan nila eh, galing din sa estudyante yun eh. Siyempre, yun ang trabaho namin, di ba? No? Awesome. Enroll kayo. So, eto ha. Ang tawag dito ay, eto yung ating, ano, main contact. Main Mendoza. Main contact. Contact. Yan. Main contact yan, ha? Ito naman si... auxiliary contact. Yan. Ha? So, makikita niyo yan doon sa isang lalagyan lang. Ha? Paano operation niya? Ganito po. Once we press the push button, the current will flow from line 1 going to your holding coil and going to line 2. Okay? Inindot natin, na-energize na yung tong holding coil. Okay. From time to time, I'll be using the word energize. Energize and de-energize. What do you mean by that? Pag sinabing energize, natural, may kuryenteng dumadaloy. Pag de-energize, wala. No? Kumbaga, as simple as this is on and this is, oh, ganun lang po yan. Eh, masosyal lang yan, energize. Masosyal. Ngayon, pag na-energize po itong holding coil na to, this normally open will become closed. Yan, sabay-sabay yan mangyayari. At yung normally open na to, ay normally closed na to, ay ma-o-open. Pak! Kaganan yan. Ha? Habang may dumadaloy na kuryente kay holding coil. Habang may dumadaloy lang na kuryente kay holding coil, yan. Na? Eh halimbawa, no? Parang naka-jab lang yung button mo habang
press ka lang yung daliri mo, dun lang may kuryente, eh bitawan mo, babalik sa original position. Open na ulit yung push button mo. So, babalik ka sa original position na ganyan. Ha? Yan. So, babalik ito sa close, si 11 and 12. Nakuha ko ba yung operation? So, ito yung pinakapuso ng operation ng magnetic contactor, ha? Okay, ito. Oh, ito si ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 11 and 12. You see, this is close, right? And this is your 13 and 14. Once we press the push button back, this will become energized. And the action of the contact will be like this. Back. You see? Habang dumadali lang yung kuryente doon, habang dumadaloy. Pero pag na-open ang circuit natin, babalik siya sa original position. Back. Okay, nakuha po ba? So, ganun, ano? Oh, energize. Mag-energize. Pop. Energize. Pop. Pop. Energize. Pop. Dali lang, puro pakpak lang tayo dito. Dali lang daw topic na. Sabi nung isang, ano, 4-year student, sabi sila motor control. Ibang school, nag-seminar ako nito. Sir, alam mo, may ko lang naintindihan yung motor control. May subject kanina eh. Sir, nagbabasa ako ng libro, ganyan nakakapal yung nabasa kong libro ng motor control. Hindi ko naintindihan. Sabi niya, comment niya lang, nung nag-seminar kasi ng tatlong oras, ganun lang pala yun. Sabi nung estudyante. So, ganito ha. Yan, tingnan niyo class. Yung operation niya, napakadali lang. No? Pag-energize to, doon lang a-acto yung mga contact, no? Pag na-de-energize, babalik siya sa original position. So, ganun ha. Magnetic contactor, auxiliary contact. So, what is the difference between the auxiliary contact and the main contact? The difference is, the main contact is being used in the motor circuit. And the auxiliary contact is being used in control circuit. So, ginagamit ito, motor control. So, dalawang circuit sa motor control. Motor circuit, control circuit. And the motor circuit is also known as power circuit. So, ganun po ha. So, naintindihan niyo yung operation ha. Nakuha ba? Yung mga first year, asan po yung first year, second year? Taas po kamay. Nandito pa rin sila. Yan. Naintindihan nyo naman. Ayun, naintindihan yung operation. Kung naintindihan ng first year, ay naintindihan sigurado ng second, third, fourth, fifth, lalo naman pag engineer ka na. Ayun doon si engineer. Huwag ka lang doon tulog-tulog, engineer. Ha? So, lalo maiintindihan ng mga higher year. Tama? So, I suppose. Di ba, no? Okay? Nakuha po ba? So, yan. Alam nyo, dito, engineer na, may nagtitraining pa po sa amin ito. Hindi ko natutunan ng college yun eh. Sabi niya. Kasi sir, ang gamit namin dun sa school namin, display lang. Nandun lang sa cabinet. Mabihira, private, naturingang private school ka, ang gamit mo, display. Sabi ko, swerte pa pala yung mga estudyante namin sa UE. Kasi kahit na yung ibang gamit namin, medyo luma na, paglipasa na. Pero umagana pa, nakakakalikot yung mga estudyante. Lahat ng estudyante ko sa UE, nakakapag, ano, actual. Paano yung nangyari yun, sir? Lahat ng estudyante ko sa UE nakakahawak ng gamit. In my 12 years in UE, paano sir nangyari yun? Practical exam. All my students kapag practical exam. Tanong mo sa UE kung sino yung nag-invento ng practical exam. Sinisiraan mo. Sa UE ka, no? Sabi nung po pa konti ko, ginagawa mong vocational yung mga estudyante. Engineer yan, Reggie. Sabi nung senior faculty namin. Huwag ka after one year. Huwag, ginagaya na ako. Nagpapapractical exam na rin sila. No? So, eto ha. Magnetic contactor holding coil. So, eto po yan. Tapos yung mga contacts natin. Okay, tuloy natin. Overload contact. Ano naman sir yung overload contact? Actually, galing siya kay overload, contact siya ni overload relay. No? Yan. So, eto yung magnetic contactor main contact. No?
Sige, wala yata ako dito. Pakita ko yung overload contact, ha? So, ito yung sa magnetic contactor natin. Tapos, punta tayo sa ating overload relay. So, we have the overload relay, OLR. Sometimes, sa mga libro ng motor control, it is known as the TOR, ha? O, transcript of record. Hindi, thermal overload relay. So, ganun po yan. Now, it has also a standard. So, this is the standard. Okay, so, isang lalagyan lang po yan. Ito yung nasa ibaba. Ito po yan. Okay? Ito po, ha? Yan. So, tapos meron po yung mga terminals. So, na ano, may contact siyang sarili. May normally close, tapos normally open. Tingnan natin ito, ito magandang branco. So, dito, meron siyang mga terminals dito. Yan, ito. Iyo, liga. Eh, makikita ka dito 95-96, di ba? Tsaka 97-98. Ano nakalagay? NCNO. Ano to? Ito si 95-96. Ano siya? Normally closed. Tama ba? NC ba siya? O, normally closed siya. Ito, normally open. So, siya ay si 97. Okay, sorry. That is 97. 98 to. Pero okay lang rin naman to. 97-98. Walang problema. Baliktarin mo. Ganun din yan. So, kasi kaya ko ginawang ganyan, sometimes, shorted lang naman to. Pag wala kang nakita sa overload relay mo na 97, automatic siya na rin si 95. Anong ibig sabihin, sir? Look at the three-way switch. The single pole, single throw switch. This one. This is your common, right? And that is the representation of this. The three-way switch, di ba? It's either nasa taas o nasa ibaba dito. Di ba? Okay? Anong trabaho niya, sir? Na overload relay na yan. Di ba? Pinakita natin si overload relay dito sa motor circuit natin. Ano siya? Ito, isang lalagyan lang yan, di ba? Isang lalagyan lang yan. Yan. Pag na-overload yung motor mo, gaya nung sinabi ko sa inyo last time, let's say kung ito yung elevator, yan, para sa mga bagong dating, ito yung elevator car. Ba? Tapos ito, may counterweight to. Ha? Counterweight ang tawag dyan. No? Kabloke-bloke ng mga, ano yan, ng mga weights. No? Para umakyat, umaba yung elevator mo. Let's say ito ka. Tapos, binadrive to ng motor natin. Tapos yung motor natin, syempre, yan, pakita natin yung overload relay. Yan, nandiyan dyan. Tapos ito yung AC source mo. Yan yung AC source natin. Dinadrive ni mo to itong geared machine. Geared machine. Yan, yan yung makina. Laking makina yan. Siya yung nasa ibabaw to ng building. Nasa taas to. Ito. So, halimbawa, capacity ni elevator mo is 1,000 kilogram. No? O kaya, daanin natin per person. Isa, di ba, per person, halimbawa, good for 12 person. Di ba, may ganun, ano? Eh, naging 15 persons yung laman niya. 15, tas puro mga biggest loser pa. Mga Bombay. Okay, di ba? Biggest loser, tas ito ko ngayon. So, 1,000 kilogram. Eh di, mangyayari, overload yung motor mo. Eh kasi, ang sinakay mo, 15, eh, tama? Kung hindi papalpak yung ano, yung mga signaling system mo dyan, o yung sensor mo for overload. Di ba, minsan sinasabi niya, overload, no? May iilaw doon, di ba? Nakasakay nga ako sa isang elevator, nagsasalita ko yung elevator, eh. Overload, overload, overload. Mga ganun, nagbiblink yung ilaw. So, ibig sabihin, hindi siya aandag. Pero may mga supply ng mga system, di ba? Pag mga luma na yung building, ayun, ihinto ka na lang doon sa, halimbawa, sa gitna ng 13 tsaka 14th floor. I-rescue ka ngayon. Wala pa rin 13th floor ang building, ano?
Di ba usually ang building pag 12 floor, di ba 12 floor to, 14 na agad, ano? Di ba ganun? Yan. So, kaya pag nasa 14 floor ka, kabahan ka. Kasi ang totoo, yung 14, yun yung 13. Friday the 13th. Yan, sabi nila. Di ako naniniwala sa Friday the 13th. Alam niyo, pag Friday the 13th, bakit? Siniswerte ako eh, pag Friday the 13th. Nakakakuha ko ng project. Isa-isa araw, kikita ako ng 30 mil. Isang araw lang na project. No? Isa may pagpapatutorial sa akin, sisingilin ko 2,000 per hour. May tutorial. Friday the 13th din mo. No, makakuha ka ng sideline, Friday the 13th. Sinagot ako ng misis ko, Friday the 13th din. Kaya hindi na ako naniniwalang malas yung Friday the 13th. Pelikula lang ng ano yan, yung... Ang pangalan, di ba pelikula yan, nakakatakot? Pinakalat ka sa buong mundo. Dito na ako yan, Friday the 13th. Nag-extend nga ako ng early bird eh. Friday the 13th. May kinsaldaan na nagpa-reserve. February 13, just last year, this year. Yung mga tagalasal, ang dami nagpa-reserve. Friday the 13th. Malukuhan yung Friday the 13th. Kaya pag nasa 14 ka, ano? Okay. Paano yan pagka dumami ang sakay? Pag dumami ang sakay ng elevator, this is usually normally closed. So this will become normally open. So kakalas ngayon po yan. Ganyan po ang mangyayari sa ating overload heater element. So bubukas po yan. At the same time, okay? At the same time, this will become open and this will become closed. Yun po ang action niya. Na? Ako nag-overload ah. Bubukas ngayon ang sirkito. Remember that the circuit breaker is good only as a short circuit, no? And ground fault protection. No? Ground fault protection lang yan. Ano ibig sabihin? The circuit, although may mga latest na circuit breaker ngayon, ay mga high-tech na breaker, pwede na rin siya sa overload. But mas sensitive ang overload relay. Kaya nga nandiyan dyan siya. Ito yung ating thermal overload relay. So, pag nabigatan ang motor, tandaan nyo, pag ang motor ay nabigatan, malaking kuryente ang kakainin niya sa source. Okay, normally, pag sinabi natin 12 person, if the rating of this is 100 amperes, kukuhanin niya, most probably, pag naka 12 persons ka ron, yun yung rating niya. More or less, naka 100 ampere ka, which is the rating of the motor. Yun ang ibig sabihin ng full load. Yun ang nasa nameplate ng motor mo eh. No? So, eh naging 15 person, tataka ka, umandar pa rin. Ibig sabihin, may supply na doon sa kanyang sensor. Mandar pa rin. Ngayon, naipit ka ngayon dito. Kaya nga may termino dyan eh. No? Rescue ang tawag doon. Yung mga nag-i-install ng mga elevator, no? Mitsubishi, no? Yung mga nag-i-install ng mga ganyan, meron pa yung isa eh, IEIE ba yun? Yan. So, paano ka dito? Maiipit ka dito. No? Dito. Re-rescue pa ngayon doon. Ha? So, eto ngayon yan, makikita nyo yung ano, ayan, makikita nyo to, pag naka 12 person ka na, 100 amperes. Na? Kasi rated na yan, full load na. Halimbawa, kung isa ka lang, siguro kung isa ka lang, more or less, nasa 30 amps lang ang kukuhanin yan, eh, malaki na yung 40 amperes. Kung isa ka lang. Eh, naging, ano, 12 person, sakto siya, halimbawa, or approximately 100 amps. Eh, nadagdagan ng tao, nabigatan pa, mabibigatan din si motor. Na? So, yung 15 person, pwedeng umabot yan ng 120, 150 amperes. Pag umabot yan, hindi niya naiaalaw na umabot ng ganyang kalaki. Bakit? Bibitaw na kasi ito. Pop! No? Thereby protecting the motor. I-clear niya na agad yung circuito. I-open niya na agad po yung circuito. So, yung normally closed ay magiging open. So, ang action ni overload contact, yung normally closed ay magiging open. At yung normally open ay mag-close. Parang three-way switch lang yan. 95, 96, 98. Pag nag-open to, pa, pero sabay-sabay yan ha, hindi one by one. Okay?
Delikado pag one by one. Bakit? Bakit delikado? So, kasi ito yung overload relay mo. Ha? Ito yung motor mo. Yan. Pinabigatan yung motor. One by one. Okay. Sige, ito. Oh, number one. Oh, nabigatan. Okay. Number one. Okay. Na-overload ang motor. Number one. Bukas. May hindi. Oh. Yeah. Oh, number two. Alam nyo, bago palang dumating kay number two, close pa to, no? Na-open mo to, pero may supply pa rin dito. Nag-single phase. Sulog ang motor mo. Hindi pwedeng ma-malik yung ano, yung dalawa. No? Dapat sabay-sabay. Dapat sabay-sabay. Hindi pwedeng malik. No? Kasi pag na-late, masusunog to yung motor mo. Never supply your three-phase motor by a single phase source. Never do that. Masusunog ang motor mo. So, ganito po ha. Nag-open na siya. Bumukas na siya. Eh, di ba kanina, 95-96, normally close? So, ang mangyayari, ito po, lilipat dito. Pa? You see? Nakita po ba yan? Ayan. So, dilipat na. Ito na ngayon yung open at ito ay close. So, parang bumaba lang siya. Yun lang po ang action dito sa ating thermal overload relay. Yan. Ito po yung thermal overload relay natin. Ha? Pag na-overload, madali lang. Pipindutin mo lang ito para ma-reset. No? Ma-reset mo siya. Tapos may adjustment din siya dito sa amperes natin. No? Tapos yung tatlong terminal dito sa baba, ito na ipapunta sa motors po natin. Okay po? So, ito yung magnetic contactor and then overload relay. Okay? So, ganun po yan. Okay? Sige. So, timers are relays that introduce time delay in its operation and use also in sequence control operation. Na, pag sinabing ano, sequence control operation, limbawa, yung isang motor, minsan kasi ginagawa yun sa ano eh, sa industry. So, pag sinabi sequence control, okay, motor 1 muna andar. Tapos susunod naman, motor 2. Tapos susunod naman, motor 3. Yan yung sequence control. Okay? So, ginagamit yan yung ating mga timer. Pag sinabing timer, relay din po yan. It is also known as the timing relay. No? Yung TR. So, makikita nyo yung designation niya sa mga books. So, that is your TR. So, ganyan po yan. And then, so meron po tayong tinatawag na on delay and then the off delay. Okay? What's the difference between the on delay and the off delay? Ano ba difference ng timing relay kay magnetic conductor? So, halimbawa kung ito yung holding coil ni timing relay. No? Meron tayong push button dito. Kapit natin ito sa AC source. And this terminal, the holding coil of the timing relay, the standard marking is 2 and 7. Ito po yan. Ito po yung timing relay po narito. Yan. So, sinaset siya, ano? So, ito, meron po itong ano? Meron siya terminals. Meron itong 8 pins. Meron itong yung contact niya, ibig sabihin. Tapos, 12 pins, no? Meron din ito. Ito. So, may number kayo makikita dito. So, 2 and 7, tapos 1, 8, yan, 6, 5, 4, 3. Anong difference naman kayo, sir? So, yung 2 and 7, siya yung pinaka-contact. Holding coil. Holding coil niya. Yung mga 8, 6 na yan, 1, 3 na yan, yun yung kanyang contacts. So, dito muna tayo. So, halimbawa, meron tayong normally open contact. Ayan. Isang normally open contact natin, si 8 at saka si 6. Ayan. Pag in-energize natin to, once we energize this holding coil, no? If this is on delay, pag sinabing on delay, the delay is on. No? Mayroong delay yan, ibig sabihin. Sinet mo siya 3 seconds.
3 seconds na, nag-set ka po dito, 3 seconds yung setting po natin. Pagbaba natin pa, na-energize to, magbibilang ngayon yan, 1, 2, 3. Pa, doon pa lang siya magko-close. Ang magnetic contactor kasi, once na na-energize to, agad-agad, pa, di ba? Off delay yun. No? Pero yung on delay, may delay talaga siya. Pero pag agad-agad umaksyon siya, siya kaagad, no? So na-energize nyo to, no? Ang mangyayari, nag-close siya agad, off delay. The delay is off. Walang delay, ibig sabihin. Also known as the instantaneous. Pag sinabi instantaneous, agad-agad yun, wala siyang delay. Contacts are available for time to open, TO. There is a time to open, and then we have the time to close. Okay. So, time to open and time to close. So, ito yung ating ano, terminals. Halimbawa, this is 8 and 5. That is normally closed. Ito naman, 8 at saka 6. So, dito, normally closed to. Normally closed. So, there is a time to open. Ito naman, normally open. So, meron siyang time or oras para mag-close. Ha? So, meron siyang delay na ini-introduce. Okay? Ito po siya. Depende kasi sa brand na gamit mo. Yan, gagamitin po natin lahat yan mamaya. Yung mga gusto pong mag-actual. So, ito na yung mga pins natin. Okay? So, 2 and 7. So, meron tayong 1 and 4. Parang ano yan? Three-way switch. Ito, 1 at saka 4. So, ito nilipat ito. Once na ma-energize. No? Ito, may delay ito. Ito kasi, on delay ito. Diba? 3 second setting, na-energize mo ito. Tsaka pala ito nilipat dito after 3 seconds. Let's say, ito naman, instantaneous, agad-agad, dilipat doon. This is on delay and this is off delay. No? Yung 1, 4, 3. Yung 8, 5, and 6, on delay. Yung 1, 4, 3, off delay. Mayroon maintindihan, ano? Diba? Di ganun kadaling maintindihan. Mas maintindihan niya sa actual. Mas madali. Totoo, class. Ganun lang pala sa actual yun. No? Sabi ng estudyante ko, sir, turin natin, parang mahirap eh. Yan. Once hindi mo tinatry, mananatiling mahirap sa'yo. No? Tandaan niya, once hindi ka nag-a-actual, mahirap sa'yo. No? So, ganun yan. Yan. Pang Facebook, merong ano, pang load, merong pera, pang ano, pang barkada, may pera. Manonood na sini, may pera. Pang load sa Patis Point, may pera. Pagbili ng libro, wala pera. Pag-ati ng seminar, wala rin pera. Kakatuwa yun. Mag-invest kayo, class. Knowledge, no, dapat. Anong sabi? Kilala niyo pa ba si Ernie Baron? Sabi niya, knowledge is power. Power daw. Sa akin, hindi. Knowledge is pera. Na, yung boss ko, binabayaran lang nung company. 45 minutes na. 2005 yun, year 2005. Nagpa-consult lang yung isang industrial sa kanya. Oh. Meron na siya mga instruction, oh. Tsaka kinalculate lang. Oh. 45 minutes niya lang ginawa, 45,000 na. Chinars nung boss ko. Year 2005 pa yun. Oh. Pag sa consultancy ka, ang binabayaran sa'yo, hindi yung oras mo, yung laman ng utak mo. Nagulat ka, mahal pa lang dyan, mahal pa lang kita ng boss natin. 45 minutes, 45,000. No? E pumalya yung ano, nagpa-consult yung isang industry. Now, bakit gano'n sir, ganito ganyan, explain ng boss namin. Tapos, timpraying kami ng boss namin, tinuturo-turuan kami. Maganda, sabi. Tandaan niyo yung knowledge, pera yan, sabi ng boss namin. So, minsan yung sinashare ko sa inyo, na-share lang sa akin yun ng mga senior ko eh, mga nagturo sa akin. So, ganun po yan. May knowledge is, di ako katulad ng ibang engineer. Di, akin lahat ang knowledge. Ako lang yan. Ako lang may gawa niyan. I'm the greatest. Mga ganyan, di ba? Di na yung
Mayweather, yun ang tingin sa sarili, no? Unang daya lang naman. Di ba, no? Mayweather. Nanood ka naman, no? Laban. Sige. Ito yung ano, kasi may iba nagbo-beautiful eyes na eh. May iwasan mo joke. Eh. So, time delay relay. So, this is your normally open, this is your normally closed. This is the normally open push button. So, asan yung push button natin dito? Ayan, may push button kami. Ayan. Siyempre, hindi nyo na makikita. O kayo, kita nyo dito yung loob. O, natural, hindi. So, mamaya, makikita nyo. Lapit kayo mamaya. Ayan, ayan. Kakabit pa natin. Mas maintindihan nyo yung operation. No? Kasi kung lahat ito, explain ko, nakukulangan kung ano maghapon. Kulang. Kulang kung lahat yan. Once, until you experience. So, no, normally open push button. Okay? Normally close push button. This is your brake may push button wherein apat yung terminal. Diba? Pag sinabing brake, open. Pag sinabing may, close circuit. So, ganun po yan. No? Alam nyo, I remember my student, he worked in San Miguel Corporation. Trabaho siya sa San Miguel. Buti na lang sir, na ituro nyo sa amin ito. Amin. Kasi sir, meron akong technical interview ng isang engineer daw. Muna sir, basic lang. Kasi in interview siya ng HR, personality yun. Engineer, siyempre technical, pag engineer. So yun nga, drawing mo nga sa akin yung normally open na push button. Pa, drawing niya, normally open. Paano mo yung drawing? Sige nga, tinitiyak ko sa inyo, hindi lahat yan ang magiging sagot. Maaaring ganyan yung iba. Tama? Yan yung magiging sagot ng iba. Paano yan? Ano tawag dyan, sir? Eh, eto kasi, normally close. Normally close yan. Pinag-drawing siya. Sige, drawing mo ako ng normally open, normally close push button. Eh, bagong engineer lang siya na rin. Siyempre, basic muna. Hanggang nakarating sila ng Y delta. Okay, sketch mo sa akin Y delta. Kasi lahat ng tanong ng engineer, alam niya eh. Eh, nasagot niya. Sige, bukas, simula ka na. Na? Alam niya, isa yan sa dapat na pinaghahandaan. Kasi lahat kayo, RTE, 100 kayo nag-a-apply. Ako kunin, 5. Oh. Eh, lahat naman kayo, board passer. Dapat pinaghahandaan nyo rin ang exam sa kumpanya. Hindi po kahit pasado ka na ng board, kala, board passer na ako na. Tingin mo sa sarili mo, sobrang galing mo na. Eh paano siya kung tingin niya sa sarili niya, sobrang galing niya rin. Na mas magaling daw siya sa'yo. Ang hirap niya, magulo yan. Na? Dapat may gawa. No, may gawa. So, makikita mo ngayon to. Normally close, makikita mo anong difference nila. Ito nasa ilalim to. Ngayon, ano naman ang tawag dito? Ha? Anong tawag dyan? That is normally close. Normally close. Yan. Yan. Ito nabasa ko lang sa isang motor control book. Yan. Ang tawag daw dyan, ay normally close, it was held open. Yan. Ha? Kasi originally dito siya galing eh. Tama ba? Nung pinindot mo, nag-open na siya. No? Eh ganito, ano naman tawag dito? Yan. Ano tawag dyan? That is normally open, it was held closed. Kasi dati, oh, ano tawag dyan? Normally closed yan, sir. Mali. Ang normally closed, ganito. Eh kung nasa ibabaw yan, mali. That is normally open, held close. So, ganun po ang tama. So, punta tayo dito. Yan yung push button natin. Yung start and stop. Pag sinabing start, siya yung on push button. No? Pag sinabing stop, siya naman yung off push button natin. Ayan. So, on, off. No? On, off push button. Okay. So, pag sinabi natin on push button, di ba? Meron tayong on push button, meron tayong off push button. Ha? So, pag sinabi natin on push button, that is normally open. No? So, normally open. Yan, normally open. Pag sinabi mong off push button, that is normally closed push button. So, ganyan siya. Ha?
So, normally, close push button. So, ito yung start. Ito naman yung stop push button natin. Ha? So, ganun yan. Ito lang lagi tinatandaan ko dyan. O, N. N-O. O, yan. Diba? Pag, pag on push button, normally, open contact. Okay? So, ganun ha. We have the limit switch. What is a limit switch naman? Sige, may picture ako dyan kasunod. Ano? So, yun yung mga symbol natin. Then, we have the resistor, solenoid. And then, we have the pilot light. Yan yung mga limit switches. So, yung isang na-experience kong gamitin na limit switch, gumawa kami nun eh. Fifth year yun, may exhibit kami nun sa UV. Gumawa yung ano ko. Mga estudyante ko, gawa kayo ng konbeyo. Kasi uso nun yung Korean eh. Kaya, diba yan? Si Lee Min Ho, yung ano nila, yung F4 nila, hindi picture garden, maanda na ganun yung cable car. Aakyat siya, kaganon, tapos pababa. Cable car, mahaba yan. Ginawa namin ang architecture dun eh. Exhibit yan. Nanalo yun, yan ang nag-champion nun eh. Yan ang mataas ang grade nun, judge dun. So, ganun siya, aakyat na ganun. Puro contactor relay lang yun. Aakyat na ganun. Simple-simple lang eh. Pag tinignan mo, pero komplikado circuito niya eh. Aakyat na ganun, gaganun. Tawaga. So, may forward reverse siya mangyayari. So, ganun po yan. No? So, ang limit switch po natin, ganito. Ito yung isang ginagamit namin before. Actually, common naman ito eh. No? Bawa, ito yung ano niya, normal. Meron siyang normally closed. At natural, ito yung ating normally open. So, tapos, ayan, may isang ginamit namin, may gulong pa siya. Ginagamit dito sa mga conveyor at elevator. No? Di ba yung elevator, pag umakit na yung kanyang car, tapos bubukas na yung pintuan. No? Ayan. So, ito po siya, may spring po dito yan. Ayan. So, meron siyang common. Ito yung nasa gitna po. Parang siyang three-way switch din. Anong function niyan, sir? Mamaya, explain ko sa inyo yung forward-reverse na yung cable car. So, ang mangyayari po, alipa, elevator, pag tinamaan to, kaya conveyor, pag tinamaan to, so, ang mangyayari, so, ito, paplat siya dito. Diba? Kasi tatama mo to, gulong to eh. Na-imagine nyo yun, yung gulong na yan. Ito, gulong yan, yan, yan. So, pagka tinamaan mo yan, itong normally close ay mag-o-open. No? At itong normally open ay mag-couple. So, lilipat siya dito sa kabila. Pag tinamaan mo yun. No? Pag bumalik sa original position, umakat ito, babalik siya sa original position din yung contacts niya. Nakuha po ba? So, tatlo po yung terminals niya. So, ito yung common terminal niya, tapos mayroong terminal dito sa labas. Ayan, you know? Hindi dito siya, ito yung common niya. Common terminal. So, ayan. Okay? So, yung ibang limit switch, so wala naman siyang ano, gulong. No? So, conveyor, elevator system, ma-apply natin siya. Yung limit switch, in-apply din namin yun sa cable car. No? No? Okay? So, tuloy natin. Motor overload protection. So, the purpose is to protect the motor windings from excessive heat due to motor overloading. So, ito na nga yun. Yung diniscuss ko sa inyo kanina. No? Ito yung overload contact niya. That is your overload relay. No? So, ayan. Isang brand yan. Single phase motor. Yan, yung dalawahan lang. Electric fan, single phase motor. Then we have the three phase. We have the three phase motor here. Itong isa, ito yung three phase motor. Ito, pakita ko sa inyo. Ha? Yan na, ito, nakita niya. So, ito ha, so tatlong terminal, ha? Tatlong terminal. So, ayan. Sige, punta tayo dito. Power circuit. Conductors are sized according to the current drawn by the motor and or the power circuit. So, this is now the power circuit.
So, pag sinabing control circuit, it contains the control devices that will initiate the starting and stopping of the motor. So, ito na yung control circuit natin. Okay. Magnetic motor starter. Pag sinabi natin motor starter, electrically operated switch rated in horsepower and provides overload protection. Pag pinagsama mo yung magnetic contactor at yung ating thermal overload relay, there you have a magnetic motor starter or just simply starter. And sometimes the motor control diagram, let's say the MCC. What is MCC? Motor Control Center. You will see this symbol. Makakita po kayo ng ganitong symbol. Let's say yung meron siyang X na ganyan. Yan, sa mga electrical plant, mga industrial. Tinuturo po namin yan pagdating sa industrial design. Pati yung pagsasize ng conductor, ng breaker, ng overload relay, contactors. Tinuturo po namin yan sa electrical design course namin. Okay? So, ito yung magnetic motor starters po natin. Yan. So, ayan siya. No? Ito yung magnetic contactor with the overload relay. No? Magkasama na siya. Ayan. Ah, sige, mag-exercise muna tayo. Exercise tayo, ha? Okay, so, punta tayo dito. This is a push button. May spring yan. Ha? May spring yan. So, normally open. Initially, ano yung bumilya natin? Yun lang. Patay o buhay? Patay. Di ba? Pindutin mo to. Buhay. No? Buhay na siya, di ba? Pag pinindot mo nito, buhay na siya. Ano na siya? Patay, buhay. Initially. Buhay. Pindutin mo to. Patay. Ayan, ha? Oh, ito, babago muna to. Ano si A? Patay, buhay. Patay. Ito, buhay. Pindutin mo to. Pak! Ano lang ito? Buhay. Ito ay? Patay. Oh, ito, ha? Ayan. Dalawang ano, switch, pa-push button na naka-series. No? Patay, buhay. Initial. Patay. Pindutin mo to. Patay. Pindutin mo to. Buhay na, di ba? Kasi pinindot mo to, pinindot mo to eh. Buhay. E, baba mo pa to? Buhay na buhay. Di ba? Buhay na buhay yun. Ah, sige. Itong dalawang push button ay naka? Parallel. Oh, anong gagawin mo? Patay yan, di ba? Oh, pinutin mo to? Buhay. Bitawan mo to? Pinutin mo to? Buhay. Baba mo to, baba mo to? Buhay na buhay. Buhay na buhay ang dugo. Ayan, di ba yung magaling? Oh, ito. So, ito ha. Ito ang basic operation ng contactor din na makikita po natin dito. This is a simple power circuit and this is a simple control circuit. So, this will be the operation. So, tingnan nyo po ha. I will press the normally open push button. Pak! So, the current will flow from line 1 to off push button to on push button to the holding coil and go back to line 2. So, your holding coil C becomes energized. No? Na-energize siya. Once this becomes energized, your main contact 1, 2, 3, and 4 will become closed. No? Pak! Hindi ano, hindi pak-pak. Hindi, ha? Sabay yun, pak! No? Sabay yung dalawa na to, close yan. So, energize na yun to, iilaw to. At the same time, sabay mangyayari, itong 13 and 14 auxiliary contact ay mag-close. Ano ang trabaho ni 13 and 14? Remember, may spring to. Pag binitawan mo to, pak, no? Kasi tingnan nyo ha, initially, pag pinindot mo to, pak, may energize to, may kuryenteng dumadaloy dito. Okay? Pag na-energize to holding coil, mabilis na may dadaloy, mag-close to, may dadaloy din na kuryente rito. Naku ha? Ibig sabihin, kung close to, close dito, may kuryente rito sa taas at may kuryente sa ibaba. So, pag binitawan mo itong on-push button, may kuryente pa rin dito. Kaya continuously energize yung holding coil C mo. Nakakasunod ba? No? Kasi pag na-energize mo yan, no? Na-energize mo yung coil mo na to, pindutin mo to, pa? So, energize na yun to. Pag na-energize to, mag-co-close yun. Yung instansya na yun, may kuryente sa taas, sa baba. Tama?
Bitawan mo to, pak, i-open yun. E may kuryente pa rin dito, e dito na lang dumadalon. Ibig sabihin, continuously, bukas yung ilaw mo. Naka-on siya. Kasi nakababal itong 13 and 14. Continuously energized to. Not unless i-off mo. Patay nga, babalik sa original position. Nakuha? So, ulitin natin. Ang trabaho ni 13 and 14 ay, pag pinindot mo to, energized to. Kahit bitawan mo siya, energized pa rin to. No? Bakit? Kasi continuously energized yung 13 and 14. And that is what we call the latching effect. Hindi hatching, ha? Latching. No? Latching effect. So, ganun po yan. Ha? So, punta tayo dito. Paano pag three-phase operation? Your lamp is connected in delta. So, as we on the push button here, remember that this is your power or motor circuit and this is your control circuit. So, once we press the push button here, this will be from line 1, and oh, may energize my holding coil C. Once this holding coil C becomes energized, all the three here will become simultaneously closed. This will become energized at the same time that 13 and 14 will become closed. So, magko-close din po yun. Latching naman, di ba? Latching effect dito. Kahit bitawan mo yun, close pa rin siya. Parang ganito lang yan eh. I-on ko ito. Naka-on yun. Naka-on na yung ilaw dito, ano? Sa harap, ano? Naka-on na yan. Tanggalin ko yung starter. Naka-on pa rin kaya yung bombilya? Ay, mga electrician natin. Naka-on pa rin po, mga sir? Yes! Naka-on pa rin yan. Na? Naka-on pa rin yan. Bukas pa rin yan. Not unless i-off mo na yung switch. Na? Okay? So, ganun ha? Sige. Punta naman tayo dito. Paano ba to? Ito yung ginagamit sa quiz show. Wala na ngayon si Billy. No? Di ba yung dalawang taong nagko-competition, di ba? May tatang-tanong. Di ba? May ganun, di ba? So, unahan nyo, di ba? Unahan. Diba? Dalawa tayo, di ba? Unahan tayo. So, ito, pwede ka mag-parallel ng buzzer. Quiz show eh. Dapat may buzzer. Dapat tutunog yan. May ilaw na, tutunog pa yung buzzer. Ha? Pati na natin yung operation dito, ano, ha? Ito siya, ano? Halimbawa, ako si C1, ako si A. Ito, ako si A. Siya naman si B. Okay? So, pag pinindot ko to, halimbawa, nauna ako sa kanya. Pak! Nauna ako sa kanyang pindutan. Pumindot. So, dadala yung kuryente mula sa line 1 o push button. Hindi dadali dito kasi open to. Dito sa akin dadali kasi nauna ako sa kanya pumindot eh. Diba? So, dadali na yung dito yan eh. Oh, energy. Energy sa yung C1. Nung na-energy sa yung C1, ito yung magko-close eh. Oh, edi energize ngayon yung A mo, pati yung buzzer niya. Oh, may energize ngayon ito kasi nauna na ako sa kanya. At kahit pumindot pa siya, wala na, hindi natutunog yung sa kanya. Diba? Kasi naunahan ko na siya eh. Bakit kaya? Kasi dahil dito kay C1. Kasi nauna nga ako sa kanya pumindot sa push button, di ba? So, na-energize ako. Itong holding coil. So, ito ay ma-o-open. Kaya kahit anong pindot niya dito, hindi niya ma-energize yung holding coil niya. Kasi meron dito tinatawag na electrical interlock. No? Naka-interlock ka. Ganon din naman kung mauuna siya sa akin. Nakakasunod po ba? Halimbawa, siya si B. Nauna naman siya sa akin pumindot. Pa. So, dadaloy ang kuryente dito. So, may energize ngayon to. Pag na-energize to, syempre, close to. Tutunog yung buzzer niya rito. Di ba? Tapos, at the same time, itong C2 niya rito na 11 and 12 will become open. Kaya kahit anong pindot ko, nga, tumunog ka. Hindi natutunog yan. Bakit? Kasi nauna na siya sa akin, may interlock siya sa akin eh. Not unless sasabla yung interlock, nag-stop up. Ayaw na bumukas. No? Pero hindi naman. So yun, at it's normal operation, so yun na yun. May tanong sa akin yung estudyante kasi baka maitanong nyo rin eh. Papangunahan ko na kayo. So paano sir, kung sabay na sabay?
parang mahirap isipin yun, ano, yung ano, paano ba? Una, dapat magkakatingin na kayo, sabay tayo. Parang imposible, kahit na microsecond, may difference kayong dalawa eh. Tama? Imposible yun. Ginawa namin sa UEN yung ano, pinaproject ko sa estudyante sa exhibit. Eh, simple lang, pag may kwisyo, pa! Imposible yung magkasabay kayo. Sige, tingnan natin kung magkasabay kayo. Ang tanong, o na? So, imposible kayong magsabay eh. Kamay sa dibdib. Ha? Hindi, imposible kayong magkasabay kung tutusin eh. Paano kaya kung sabay? Sige, patulan kita ha. Paano kaya kung sabay? Patulan natin. Yan. They close to ano ha? Theoretically, kung sabay ito, tingnan natin yung initial na mangyayari. We will be telling here of this split second. Kung sabay ito, patulan natin yun. Yung tanong na yun. Pagka ito, kung sabay yan, iisip ko kung sabay na sabay talaga yan, ideally, which is hindi nga mangyayari. Okay, parang tila baga ito ay mag e-energize. Ito ay mag-e-energize din. Tila ganun ang mangyayari. Pero hindi mangyayari eh. Bakit? Kasi pag na-energize mo rito, bubukas to, bubukas dito, kaya wala lang. Di ba? Kaya kalimutan nyo na yun. Okay. Bago tayo pumunta kay motor starting method, magbe-break muna tayo ha. Mga 10 to 15 minutes.